Yay! Good morning! Welcome to Aniti! Uy, gumagalo yung braso. Yan. Hello po sa inyo! So, we're late ng 15, so 7 minutes. Sorry, and thank you for waiting. Maraming salamat po. Yan. So, kumusta po? Kayo po ba ay naka-first meal na? At ano naman na inyong mga food? Doon po sa ating ginawang group, ay pakishare nyo din po yung inyong mga food, yung mga luto ninyo, para din naman doon sa iba, lalo na sa mga beginners. Ang concern na po natin dito ay mga beginners, kasi doon sa mga marunong na po tayo, so talaga ang papel natin ngayon ay mag-share. So pati yung mga niluluto natin ng mga food, yung kinakain natin, di ba? Kung paano nating napagtagumpayan si low carb. So, i-share po natin yung mga kwento natin po doon sa ating ginawang group para doon po sa mga nagsisimula pala. Kasi, alam nyo kaya po kami gumawa ng ganito pong anong content. Talagang nakakatuwa. Ako yung natutuwa talaga. Literal na natutuwa. O, kape muna bata. Konting kaping matabang lang. Nakakatuwa, bakit po? Kasi, alam nyo po yun, ibig sabihin talagang tuloy-tuloy na dumadami ang gusto na pong mag-low carb. So, doon lang po sa mga PM ninyo, maraming salamat. So, talagang nahihirapan na akong mag-isa-isa ng mga tanong na same questions din po na gano'n. So, ibig sabihin, nakakatuwa na marami ang willing at interesado na mag-low carb. So, that's a good sign. So, ako naman po ay hindi mananawa, hindi mapapagod. Talagang tuloy-tuloy po ang aking pag-sharing at doon po sa ating mga PM nyo, pagkailangan po talaga na magkwentuhan tayo ay sabihin nyo lang po, andun lang po ako, ha? Ako po mismo yung sumasagot dun sa inyo. Ano po, para magawa natin ang successful ang ating journey dito. Okay, just sharing, love you talaga, lalo na po sa mga hindi pa alam ko pa paano ang gagawin. I love you most, di ba? Talaga. Kasi yung marunong na, thank you Lord, di ba? Diyos ko, nakakatuwa. At nakakatuwa naman talaga yung mga message ng marami rin na okay na raw ang kanilang BP, okay na yung kanilang sugar, okay na yung mga masakit na kasukasuan, nagkawala-walaan na, Diyos ko naman, nakakatuwa. Ang dami-dami-daming good news po talaga ng strict low carb. At ang nakakatuwa pa din doon sa kanilang mga message doon sa page ng Anything's, talagang naka-specify yung strict low carb na ginagawa nila. Pero kanina, natawa ako. Sabi ko, ate, sabi ko, ano to? Nag-send ng picture ng food nila, ng food niya. Yun daw ang kanyang breakfast. Ate, ano po ito? Sabi niya, kapirasong kamote, sabi, at saka itlog. Sabi ko, ate, bawal yan. Sabi niya, kasi kumain lang daw muna ako at iinom ako ng gamot. So, yon sabi ko, katulad po nung ganun, sabi ko na, ilang days pa lang. Kaya sabi ko, ate, watch ka ha, may live tayo mamaya. So, andun yung paghihimay ulit ng ating mga sharing doon, lalo na sa mga beginners. Talaga po, ang concern ko po, ay mga baguhan, yung bago pa lang sa low carb. At ganoon din po naman, doon naman sa mga may alam na, 'di ba? Yung maalam na, sabihin nating may mga knowledge na, pero may sumasablay pa rin ng konti. So, may mga tanong pa rin po kayo. Andito pa rin po ako, ha? Kung ano pa po yung ma-share ko based on my own experience. So, ulitin natin, hindi po ako doktor, hindi rin po kami expert. So, based sa aming mga karanasan. At thank you Lord, di ba? Nagiging lalo at okay every day, di ba? Yung ating mga health. Yes! 26 ang bewang. Ano? Baka, 26 ang bewang. Sige, ko na. Nakakatuwa. Pero hindi, bewang lang naman yun, bata. Bonus nga yun di ba? Hindi, bewang lang ng stretch kasi stretch naman yun Ganun ba talaga? Parang hindi naman yun ang basis, yung stretch na yun, di ba? Hindi, talaga, pumayat ka na. Oo nga, pero sobrang naman liit, hindi naman ako makapaniwala. Hindi, kasi yung lahi natin maliliit ang buto. Sobrang liit naman yun. Yung likod namin, ganyan lang talaga yung buto namin sa likod. So, nakakatuwa, di ba? Yung ganun. So, sabi nga, sana all, yung mga ganun. Talaga pong pwedeng-pwede po tayong lahat na mangyari po at ma-achieve natin yun talaga.
So, ito na. Maglagay po kayo ng mga tanong dyan kasi napakarami nyo talagang tanong. Natutuwa ako sa inyo yung maraming tanong, ha? Maraming tanong. Pero ito po ang maipapangako ko sa inyo, yung simple, simplified na strict low carb. Simplified, okay? Ibig sabihin, kayang-kaya, nag-aral man o hindi, di ba? Illiterate man o anumang klaseng ikaw ay abot na abot nyo po ito. Kasi simplified, practical, at pinasimple lalo ni Annie Things. Opo. So ako naman talaga, yun lang naman ang aking kayang i-ano, di ba? Yung gawin sa sarili ko, sinimplified ko rin talaga. So, pwedeng-pwede naman pala. Hindi na kailangan maging complicated pa o kung ano pang malalalim ng mga terminologies. So, kapag po meron kayong gustong alamin pa na mas malalim pa na mga medical terms, pasyal na kayo. May re-recommend ko na, pasyal na kayo kay Dr. Rojo Tan, dun sa kanyang mga videos, at saka kay Dr. Iris na mga videos. So, sila po yung mga doktor na talaga mag-enlighten deeper dun sa mas malalim pa na mga terminologies na hinahalukay pa ninyo. Pero dito kay Annie Things, simplified. Simpleng-simple. Kaya napakadali lang sundan at gawin. Ano po? Yun po. Yung aking ginawa at ginawa namin ni Bata. Okay? Simpleng-simple. Yun. Inom muna tayong kape, ha? Sabi ni Lenny, Tita Annie Things, ang concern ko po, yung mga naglo-low carb na may gout, pwede pa din po bang mag-meet everyday? Opo! Opo, pero hindi na kayo pwede sa high carb, sa mga starchy, sa mga root crops, sa mga inflammatory lalo na. Yan ang matinding kaaway ng may gout at uric. Yung mga inflammatory na yan talaga. Like what? Diyos ko po, yung mga kain sa labas, so alam na natin, walang safe doon. Toyo, kung ano ng mga condiments na mga nilalagay nila, siyempre, kailangan masarap sa panlasa pagka diner ka at nalasahan mo na hindi masarap, hindi mo nababalikan. Tama? Kailangan sumarap sila. So, talagang may mga condiments. So, hindi yun pwede po sa atin. Kaya nga sabi ko nga, simplified, nasa palengke, mamamalengke tayo at magluluto tayo ng sariling ating gawang sariling pagkain. Wala po talaga, hindi tayo pwede sa labas kumain. Okay? Maganda tanong na yon. Hindi lang para sa mga mayurik yan. Sa lahat in general. Sabi naman ni Grace, hi po Ate Annie Tings, Miss Bata, good morning po. 21 days ko na po ngayon. Lumambot po ang poops ko. Advice po, salamat po. Ang Ate Annie, ang swerte, lumambot. Abi, oo, very good. Meron po akong maikling kwento. No? Ito, makaka-relate po kayo dito at salamat. Isishare ko sa inyo ng konti. Sa ngayon po, meron po kaming alaga dito sa bahay. Anak ng aming kasambahay. So, siya po ay na-operahan sa breast. May, gano'n ba kalaki yung bukol na tinanggal? Yung pinakananay. Ganito, parang ganyan kalaki. Yung tinanggal yung pinakananay. So talagang, sabi ko, pero ang dami na raw na ano. Siniguelas. Basta madami ng bata na nakakalat na mga Andiyan siya, nanonood siya ng live sa labas. Sabi ko, manood ka lang dahil bago pa lang yung bata, 23 years old. At graduating. So inampun ko na po dito sa bahay. Salamat sa Diyos dahil yung calling sa kanya dito ay pinakinggan naman niya at sumunod. So andiyan po, meron po ako talagang nakatutok ako na alaga. So, ang biopsy niya bata ay parang sa April 3 pa raw ang release. Pero sabi ko, huwag kang mag-alala. Whatever, kahit anuman ang maging result, sabi ko, good or bad para sa iyo, sabi ko, huwag mong pansinin. Okay? Okay lang yan. Huwag kang mai-stress, ha? Pero ipag-pray pa rin natin na wala lang yan. Yun. So, opo, tita, salamat po. Ganun. At tinignan ko kanina, chinek ko siya. Namumula siya. Ang ganda ng aura niya. Gumanda na. Yes, kasi... Bali sa... Diyos ko, 2 million ng live viewers! Nood pa po kaya't ishare nyo po ito dahil sobrang napakaganda po ng aming sharing po ngayon. Pambihira po ito. So, i-click nyo lang po ang inyong mga share dyan at ng mas marami pa. Ubod ng dami na mga baguhan pa rin talaga. Ubod ng dami na bago. Araw-araw yung mga bago. Nakakatuwa.
Thank you, Lord. Ang dami nakikinig dito sa blessing ni Lord na strict low carb. Napakarami niyo po talaga. Thank you, Lord. Ito na po yung regalo sa atin eh. So, tuloy ko po itong ano, yung alaga ko po dito. No, siya ay 23 years old at graduating sa college. My God, thesis na lang ang dala niya ngayon. So, sabi ko nga, ano, okay na ba kung hihinto ka? Sabi niya, tita, sana po hindi na lang ako maghinto since ano naman ah, online. So, parang once a week or minsan twice a month lang siya kailangan mag-report sa school. So, yun na lang ang naiwan niya. At alam niyo po ba, syempre, ang nanay ay kasambahay. So, talagang alam na natin yun, naunawaan. Talagang hirap na hirap sa buhay. At siya pala ay working student. Dahil hindi kaya silang pag-aturgahin ng magulang dahil sabay-sabay sila na nag-aaral. Tatlo yung nag-aaral na anak, sabay-sabay. So sabi ko, sige na, sabi ko, dito ka muna sa akin, ako bahala sa iyo ha. Sabi ko, talaga ang kita. Sabi ko, so pinatawag ko ng one time, so yun, dumating nga sila. Tapos yun na ngayon, in-evaluate ko, in-assess ko na, yun na. So yun niya, so for operation. So ngayon, na-operahan na po siya. Pang ilang days pa lang, parang na-operahan siya, parang one week pa lang eh. Oo, parang one week pa lang siyang na-operahan ngayon. One week ngayon. So, nung Saturday siya dumating dito sa bahay. Saturday, Sunday, Monday. Ano nga yung Tuesday? Oo. So, parang 2 days pa lang kasi nang dumating siya ng Saturday, parang hapon na yun eh. Oo, Tuesday ngayon, okay. Diba? Oo. So, parang 2 days pa lang. Nako, please, help po na pag-pray po natin siya, no, itong batang to. Kasi grabe ang pangarap niya sa buhay para sa pamilya nila, sa sarili niya. Talagang grabe, sobrang na-touch ako ng todo ron. Kaya full support na po tayo doon sa bata. Na pati yung tuition fee niya, lahat ng ano, kami na po ang bahalang magpatuloy sa kanya hanggang sa makatapos siya. So kaya naman daw niya, at ang nakakatuwa sa kanya bata, ngayon, ang sarap ng tulog niya. At peace daw siya talaga, wala siyang iniisip, walang ano. Oo, ang sarap ng tulog niya. Sabi ko, edi maya, talagang binababa ko dito, kinakausap ko. So kaninang umaga, yun, kwentuhan ulit kami. Sabi ko, kumusta ka? Sabi ko, meron ka bang nararamdamang pain? Meron bang kakaiba? O ano? Wala po, tita. Talagang ano, ang sarap po talaga ng tulog ko. Sabi niya, grabe. Tapos tinignan ko yung lips niya, namumula. Sabi ko, ang ganda ng aura mo ngayon. Sabi ko, ang ganda. Tuloy-tuloy mo lang yung baka kong mga kailangan mong gawin, yung mga session mo ba, ay nakukumpleto mo, nagagawa mo ng tama. Opo, nasusunod ko po. Naku naman! Sabi ko, napakasarap tulungan talaga ng batang masunurin o ng taong masunurin. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung masunurin lang tayo lahat dito at willing, talaga decided tayo. Mababuhay. Oo, commitment natin, di ba? Yan kailangan dito eh. Mindset na rin. Dito talagang pwedeng ma-reverse at talagang nahahaba ang buhay. Nakakatuwa itong bata. So, isang araw po, bigyan mo na, sabi ko sa kanya, After three months, bata, sabi ko, ipapa-check up ko siya. Oo. Every 3 months naman yung bata. Oo, ipapa-check up natin siya. So, kasi nga, ang daming maliliit na bukol na nanganak na eh. Ang dami na. Oo. Pero sabi ko, sige, after 3 months, sabi ko, ipapa, kaya, panay, ang tuntua siya, puro salamat po, tita, maraming salamat po, ganun. So, minsan, tumutulo luha, sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi nga, sobrang na, ano, hindi raw siya makapaniwala. Hindi siya makapula. Sobrang tuwa. Alam mo yun? Grabe. Sobrang tuwa. Sabi mo, nanonood siya. Oo. Ay, huwag kang mag-alala. Nung ako, yung isa yung inalis sa akin, 16 pa yung mga kapatid niya. Negative ay, lahat. Ay, parang ganun siya. Ang dami. Oo. Negative lahat yung 16. Oo. Andiyan siya sa labas. Basta manood ka lang ako dyan, ha? At marami ka pang matututunan dito, ako. Basta manood ka lang, ha? Oo. Ayun. Kaya lang, di ba, nung so, pagkatapos doon, pinakain mo na ako ng, ano, inayos na natin yung pagkain ko, ano? Oo, nalagaan din niya ako. Grabe, opo. At ako, alam niyo po ba dito, marami na pong dumaan. Si Errol. Oo, yun. Si Errol. Ano din yung cancer din yun. Anak lang anak yung bukol sa leeg. Diyos ko, na-operahan po siya. Pagka-opera, 1 week, may tumubo na naman. Oo, 2 weeks. No, Diyos ko, naman. May tumubo na naman. Pero, hindi na siya inoperahan ulit. At yun na yung pinatay na natin yung mga bukol na yun. Yun yung nalusaw, nag-shrink at nawala sa kanya. Opo, talagang, nako eh, paano ba, sa ibang araw natin isi-share yun, yung kumpletong, ano,
procedure ng ginagawa natin dun sa mga cancer, yung mga bukol-bukol na ganun. Ibang segment naman yun, ah, bata. Ibang video naman kasi. Parang, hindi ba yan yung gusto mong ano? O, parang hindi pa kasi doon sa mga beginners, eh, di ba? General kasi yung ating topic ngayon. Sabi mo, beginners, eh. Oo, beginners na general. Ibig sabihin, general, kahit ano sakit mo, kahit ano, lahat, general. Kasi, okay. Sa totoo lang, ito kasing strict low carb, ha? Grabe. Grabe talaga. Sobrang good news po ito. Kung lima ang health issues natin, Diyos ko, lahat na yan aayusin. Lahat na yan i-repair. Lahat na yan i-rejuvenate ang mga cells natin. Lahat po na yan. Hindi talaga, lang isa, hindi iwan yung, kung sa lima, hindi iwan yung apat. Damay-damay. Damay, lahat na yan. Talagang makaklaro yan. Magno-normal lahat ang stable ang inyong laboratory results. Ganyan po ang na-achieve ko, kaya po isinishare ko sa inyo. Simple lang po, isisimplify natin, ah, huwag na natin gawing komplikado at yung isip natin, guluhin pa natin sa napakaraming kung ano-anong mga tanong dyan. Ha? Simpleng-simplehan, sisimplihan natin. Okay, unang tanong, bata, doon sa mga nagpipip, ano ba, kinakain? Kaya ditong-dito sila sa pagkain, ditong-dito sila sa kakain. Oo, maraming yung nagtatanong kahit sa akin. Oo, sa pagkain. Oo, yung nahirapan daw sila, nahirapan daw sila sa mga... unang-una yun sa pagkain, tapos baka daw masyadong mahal, meron ganon. So talagang ito yung food list. At dyan sa Anythings, mag-scroll lang po kayo, ay nandyan po ito. Nakapost na po. Opo. So ito pong food list na to, nandyan na po sa Anythings. Kailangan po may kopya talaga tayo. Ako, meron ako sa ref, meron ako sa kwarto. Oo, naglalagay ako para reminder sa akin. Yan. So talagang dun lang tayo sa... Ito yung safe list, dito tayo sa green. So aaralin niyo po 'yan, tingnan niyo po yung naka-post diyan ha sa Anythings, ha? Dito tayo sa green, 'yan. So hihimayin natin ang green, okay? Dapat 'yan may ballpen at papel sana kayo eh. Oo, ako kasi nung nag-aral ako talaga may ballpen at papel ako para lahat ng sinasabi ni Dr. Grace Rojo talagang ano, nakasulat 'yan, sinusulat ko. So kuha po kayo ng ano, ballpen at papel. Mas mainam po talaga, oo. Ballpen at papel. Mga beginners, listen, okay? Sige po. Okay na po. Ballpen at papel talaga. Maglilista po kayo. Kasi mula sa pagkain, ang dami nyo ng tanong eh. At normal yon sa mga nagsisimula. Pagkain pa lang, di ba? Kasi talaga namang ito yung ano eh. Diet ito eh. Talaga pagkain ang unang usapin dito. Di ba? Kaya ballpen at papel. Okay? Ang daming nalilito talaga sa pagkain. Marami pa rin. Tinan mo yung kanina, yung kamote bata, ang gulat ko eh. Bumulaga sa akin, sabi ko, ano po yan? Gusto ko makonfirm. Pero tingin ko, kamote na nga. Kamote, may nakatabing itlog. Tapos sabi niya, strict low carb daw siya. Sinabi niya, strict low carb daw siya. Naku po ate, eh bawal po ito. Sabi ko. So yun, hindi niya sinasadya na kainin yun. So talaga hindi niya alam. Tapos meron pang isa, yung may sopas na noodles, nag-send din sa akin, dyan sa Anythings. Noodles, bata. Oo. May gardenia pang katabi. Oo, may gardenia katabi. So, yung ganun ba? Sobrang strict. Sa high carb. Oo, tapos strict. So, yun na nga. So, alam mo, hindi naman din nila kasalanan talaga. Hindi naman din sinasadya. Ang mahalaga ka kasi is yung knowledge. Kailangan maaral nga natin eh. Paki-post na lang daw. May nakapost na po eh. Hindi, i-post mo ulit. Paruno ka ba? Lea, nasan ka? Oo. May nakapost sa tayo dyan, kaya lang i-scroll nyo kasi medyo malayo. So, pag naka-live na ganito, parang hindi ako marunong kung paano siyang ipopost uli. Ngayon, marunong ka ba? Magsalita ka na lang dyan, aaraling ko. Ayun. Diba? Una-una ang food kasi natin. Tingnan nyo, ha? Si Lea na. Sa mga, oh, sige, mag-shoutout mo si Lea. So, ipost niya. Para tumaas, pumunta doon sa bungad. Ano? Kasi nasa, medyo malalim na yun eh. Eto. Tingnan nyo po, ha? Mga pagkain ang laging yung tanong at normal yung mga tanong nyo. Natutuwa talaga ako sa inyo yung maraming tanong. Tuwang-tuwa ako sa inyo. Happy ako na mag-serve sa inyo at sumagot sa inyo, ha? Happy po ako, ha? Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Talaga lang ganito ang boses ko, ganito lang ang mata ko. Pero love ko po kayo. Oh, merong artista dito, Lorna Tolentino. Tumaas daw yung sugar niya, 500. Lorna Tolentino? Parang pangalan talaga? Nga, kapangalan si... Oh my God, tumaas po. Ano po ginawa nyo sa 500? Naka-insulin po ba kayo? Kayo po ba may mga meds? Aba eh,
mahirap na yan, 500 na yan, ibang level na yan. Kumusta po? Si Lorna Tolentino. O, kumusta po kayo? Ayun, si Leia. Leia, ito kasi, kung pwedeng ma-i-post mo ngayon dito sa Anythings, yung food list na para po maibabaw para makita nila. Ha? Para po maibabaw. Kasi na, may post na ako nito, pero malalim na. Malayo na. Okay? Ayan. Para meron silang kopya lahat, yung mga beginners. So, ayan. So, ang laking tulong nitong food list na to, ha? Kasi ito lang talaga yung guide natin at susundin natin. Napakadali. Simple-simple. Ay, simple pa. Take note, ha? Simple. Sasabihin nyo, ay, madali lang pala. Pagkatapos nating magkwento, ha? Sasabihin nyo talaga, madali lang pala. Okay. Okay, madali lang po talaga. At alam nyo ba, isa lang matuto sa pamilya? Ay, naku. Yung buong pamilya nyo, dala-dala nyo na. Okay na. O, eto. Punta tayo sa ano mga pagkain. Pork, beef, eggs, yung kalabaw, yung kara beef, yung goat meat, meron tayo niyan. Yan yung meron tayo eh. O, diba? Chicken, yan yung mga meron tayo. Na sa palengke lang po tayo pupunta. Palengke lang ha, hindi sa restaurant. So, kailangan sa palengke at tayo ang mamimili. So, eto na. Yung chicken, hanggat maaari, talagang native chicken. Ako may alaga kasi. May alaga kasi kung native chicken. Kaya thank you dahil nasusunod ko yung organic na chicken. Pero kung wala po, hanggat maaari ako ha, hanggat maaari, masasuggest ko sa inyo, huwag na lang mo muna chicken. Lalo na sa may mga cancer. Oo, pinakamalansa kasi yung chicken eh. Lalo na yung commercial chicken. Uh-huh. So hanggat maaari po, huwag po muna chicken. Ano po? So yun namang pork. Okay, dalawang kulo tapon, at least, oh, di ba? At least nabawasan na ng amoy at lansa, kahit hindi siya organic, kasi ang hirap naman maghanap ng organic na pork sa atin, di ba? So, dalawang kulo tapon naman ang gagawin nyo. Ganon din naman sa beef. So, sa part ng beef naman, eh, ang sarap ng bulalo, di ba? Ang sarap ng mga spare ribs na yun, buto-buto. Oh, ang sarap nung, yung ano yun, yung may utak, bata, ang sarap. Bulalo. Oh, yun, yung bone marrow. Oh. Ang sarap. Yung mga litid-litid ng baka. Eh, ganun lang. Ang sarap na talaga. At saka yung sirloin, yun naman ang ginigiling ko. Yung part ng baka. O kaya ng kara beef. Oo, yung sirloin. Ha, tanungin nyo yung sirloin. Yun ang masarap. Merong ano, merong dalawang may cancer. Mag-PM na lang po kayo sa kanya. Ano ba, ano ba ang sinasabi? Eto, talagang ito. Ang haba. Oo, salamat po si Sunny and Bata sa mga sharing tungkol sa mga bukol sa suso. Meron din po kami, dito kami kapareho ng batang 23 years old na naoperahan sa bukol at meron po uling tumubo. Sana masundan po namin ang mga aral ninyo. Salamat po. God bless you both po. Okay, sige. Yung po sa bukol-bukol na yan, sige, tingnan natin saka bukas. Bukas, ano ba? May lakad ka ba bukas? Ano ba kung date bukas? Wednesday. Wow, anong date bukas? 14 ay, ngayon? 15? 15. Oh, tingnan natin ha. At kung ano, bukas ng umaga, mga 11 din, mga ganito, 11, oo. Buksan po natin yung kwento ng tungkol dyan sa mga bukol-bukol. At kung ano, kukuha lagi kayo ng ballpen at papel kasi po sobrang napaka basta. Natutuwa ako dito sa batang alaga ko talaga dito. Ito, another. Alam mo ba, bata, ito yung sinasabi na private hospital na raw itong bahay. Private hospital, nakakatuwa. So, thank you, Lord. Diba, sa pagtitiwala. Kaya itong bata, alanganin pa nga nung una, ang tagal ko pa itong niligawan. Oo, ayaw pa niya pa lang. Ang tagal, pata. Kasi sa sobrang hiya, nahihiya raw sila. Kasi nanay nila ay kasambahay thank nga lang dito. Thank you po sa 295. Oo, kasambahay nga lang daw nanay niya. Hiya ang bata. Sa 303, thank you po. Ay, naku, Diyos ko po, 3 million live viewers. Stay po, stay. Dahil napaka... Thank you po. Napakaganda ng ating topic po ngayon. At bukas din po sa mga cancer at bukol-bukol, ha? Bukas, abangan nyo. Ayan na, nag-commit na ako, ha? Bukas, ha? Kasi ang dami pong pumasok dito ng mga comment tungkol sa mga bukol-bukol at cancer, ha? Kahit anong type ng cancer, ha? Bukas. At yan naman sharing namin ay based sa karanasan, ha? Uulitin ko. Uulitin natin based sa karanasan, ha?
yung ginawa namin, paano ginawa ni bata, yung ganun. So, yun po yung aming i-share po dyan, ha? At doon naman po sa akin, yung mga karanasan ko ngayon, at nakita nyo naman, 26 na bewang. So, may ganun ulit, inuulit eh, no? O, ayun, diba? At saka yung mga karanasan po, na mga pumupunta po rito, na talaga naman po natutulungan, at nakikita namin kung ano nagiging epekto sa kanila, ay bukas yun. My God, alam nyo ba, tinaningan na ng buhay yung isang inampung ko dito. Tinaningan na po talaga siya. Hindi naman ako yun, ha? Hindi, si bata yun. Oo. Alam nyo ba, tinaningan na. Pero talagang ano, ngayon po may anak na po siya. Oh, diba? Still kicking and alive. Yun, talaga. Grabe. Tingnan mo, napakabuti ng Diyos, diba? Talaga, grabe. So, nasusunod na niya. Marunong na siya eh. Diba? Ganun. So, itong batang ito, na full of hope talaga, sobra. Isang pamilya ang pangarap niyang tulungan niya, yung buong pamilya niya dahil nga sa kahirapan nila, kahirapan ng pamilya, umuupa pa po sila ng bahay. Nangungupahan. Oo, grabe bata. So talagang napakahirap ng buhay. Eh yun namang ama niya, eh minsan may trabaho, minsan wala. Eh itong nanay niya, andito nga sa bahay, kasambahay. So talagang tatlo ang nag-aaral. Paano yun, di ba? So talagang maririnig mo sa kanya yung kwento niya na talagang gusto niyang makatapos at gusto niyang makatulong sa pamilya. Tsaka yung sarili niya na yung future niya. Napakaganda! Ang sarap ng ganong pakinggan talaga. Grabe. So andito na tayo sa ano, andito na. Thank you Lord. At si ate ay nakinig naman. So andito siya ngayon. So sobrang excited ako dito sa batang ito talaga. Masunurin po kasi eh. Kaya tontuwa ako sa kanya, masunurin. Sipin mo, umiinom siya ng ano, nung una sumusuka siya, bata, yung papaya, yung oo, papaya. Yung papaya. Oo, oo. Bukas na nga. Ay, bukas na nga, ang kulit nyo. Excited naman eh. Bukas na nga yun, diba? So, back to ano tayo. Ay, naku, hawakan mo muna yung cellphone mo. So, back to ano naman tayo, ha? O, sulat, ball pen at papel. Okay? Ball pen at papel. Hindi, okay? Sabi nga nila, ipinasend mo na. Oo nga, basta yung mga dinadaldal ko, oo, mag-take note sila, okay? So, katulad doon, so, balik tayo yung baka, yung baboy, dalawang kulo, tapon ha, para mabango at marinis na. So, syempre, eggs naman, unlimited eggs tayo, ha? O, tapos yung kara beef, ganun din. O, meron sa palengke, ako nga, meron ako nabibilan eh, may suki ako doon, ng kara beef, okay? Karabaw meat, yun. So, dalawang kulo, tapon din po yun, ha? O, tapos ano pa yung mana, yung chicken nga, goat meat, okay din po ang kambing, oo. Pero ganun pa rin, dalawang kulo, tapon. Hayo, parang yun lang naman may, pero ang dami na, no? Sabi ko, yun lang, kasi meron pa ditong ano, iba pa sa listahan, di ba? Pero wala namang turkey dito, lamb, ang hirap. So, huwag nyo nang i-stress yung sarili. Ano yung sinasabi mo, yung mga natutunan mo naman na yung kay Dr. Farah? Di ba yun, sobrang higpit, ano? Tignan mo yung sa karne, karabit. Mga kumakain ng damo. Sabi ko nga bata, oo. Hanggat maaari, native. Oo. So, native yung kalabaw at saka yung, ano, yung native chicken. Pero, ang hirap nga dito ngayon sa atin, di ba? Saan kahanap ng mga native chicken, yung mga ganon. Pero, kung meron hanggat maaari. Pero kung wala, dalawang kulo, tapon. Okay? Dalawang kulo, tapon, ha? O yun. So, yung way ng pagluluto naman ng ating mga karne, naku po, eh, panoorin dyan sa anything yung mga luto natin, sangkaterba na po, ha? Yung mga sangkap natin, na tama lang, na dapat lang. So, ito. Tungkol sa sangkap, babanggitin ko na. So, talaga ang gamit lang namin asin, ha? Mga ate at mga kuya na mga beginners, ha? Makinig po kayo. So, ang pangalat lang namin is simply asin lang po. Pwedeng Himalayan salt, pwedeng rock salt, at saka sea salt. Yun lang po. Pero yung ano iodized, hindi nga po ako gumagamit. O, yung ginagamit, sobrang process na siya. Ayun na lang, okay. Parang meron sila sa ano, sa paminta. O, yun. Yung chili garlic sauce ni bata. Ha? Tingnan nyo lang po dyan. So, instead na paminta. Kasi mas healthy ngayon para sa akin ulit ang chili garlic sauce ni bata. Ha? Kaysa paminta. Pero pwede rin po ang paminta. Huwag ka mo nang mag-ano ng tanong, ha? Teka, tutuloy-tuloy ko na kasi napuputol ako eh. Oo, ha? Mamaya yung tanong, antayin mo, ha? Yung tanong, ha? Bata, ipunin mo lang, ha? Sige, magkakapi lang ako. Oo. Teka, yung kape ko pala muna. Isang higup lang. Malamig. Malamig na lagyan natin tubig. Ayun, so ando na yung mga luto, ano, doon. So, sa vegetables naman po tayo.
Ang dami rin nagtatanong, sabi, pag sinabi ko, oh, yung munggo po ha, hindi pwede. Ha? Sabi niya, eh, di ba gulay yun? Sabi niya, eh, paborito ko pa naman yun. O yun. So sabi ko nga, aaralin natin itong food list. So yung munggo, kalabasa, i-out na natin yan. At saka yung papaya, tinola natin, di ba? So pwede naman tayo magtinola ng sayote na lang. Ha? Yun. Tingnan mo ha, si-simplified natin ha. Laging tandaan, simple lang ang strict low carb. Simple lang, huwag kayong mahihira. Huwag kayong maguguluhan, huwag kayong malilito, ha? So ito na sa mga vegetables naman natin. Oh, as much as possible yung mga green leafy, ha? Green leafy ang ating babanatan, ha? Yan ang mas kailangan natin. Okay? Pero ang mga gulay natin hindi ganun ka-essential dito sa ating ginagawang strict low carb. Okay? Pero pwede ang gulay. Kaya nga po siya low carb because of the gulay. Yun ang may carb, yung gulay. Pero syempre, limit lang. Limit. Okay? O, yung mga green leafy nating mga ano dyan. Kaya ako, may tanim ako dito na na alugbate, meron akong malunggay, may talbos ng kamote, meron akong bok choy, may saluyot ako. Yun, mga greens lang. May tanim ako talaga doon sa aking munting lupa. Yun. And then, ito naman, pwede ang eggplant, cucumber, peppers, asparagus, cauliflower, broccoli, cabbage, pechay, lettuce, o diba, malunggay, spinach, kangkong, spring onions, and radishes. So, tuntuan naman ako doon sa radish, diba? Kasi, bawal ang root crop sa atin. Pero, nakakatuwa, paborito ko ang radish. Tatuwa naman ako. So, pamisa-misa kumakain ako ng labanos, okay? So, thank you, Lord. Pwede yun. So, ang galing, di ba? Ang daming gulay. Kaya doon sa mahihilig sa gulay, no problem. Maraming pwede sa atin, ha? Himayin nyo yan, ang dami, di ba? Pero hanggat maaari, ito lang muna ang mga gulay ko. Ano yung nakalista dito? Dito lang muna tayo, ha? Nasabihin, pwede ba yung langka? Pwede ba yung puso? Huwag po muna. Doon sa mga beginners, ito lang muna. Focus lang muna tayo, ha? Kasi simplified, okay? Simplified nga eh. Kung ano lang nandito muna, ang dami naman nito, dito lang muna tayo ha. Huwag munang mangulit na magtanong, pwede ba yung ano eh, wala naman dito. Huwag muna, okay? Simple lang muna tayo ha, okay? Eto naman, yung oil and fats. Alam nyo ba, simply coconut oil na minola lang po ang gamit namin. Yun lang, minola, pang luto. Yun lang. Tapos yung olive oil ko naman, yun lang, pagkagawa ko ng salad, yun lang. Parang yung dalawang oil lang na yun ang gamit ko, wala nang iba. Pangluto at pang salad. Ganun lang kasimple. So, di ba, simple? Nagsusulat ba kayo? Ballpen at papel. Ballpen at papel. Di ba? Para simple, maisulat natin ano lang yung mga oil, ano lang yung vegetables, ganun. Ano lang yung pwedeng meat, yun. Susulat yung ganun. Okay? So, tapos na tayo doon. Sa seafoods naman, ako'y parang lahat naman ng isda ay kinakain ko, bata. Oo. Pero sa may cancer, huwag po muna, sa may mga bukol-bukol, huwag po muna ang tilapia at bangos. Please. May mga choices naman, may mga option tayo, pero huwag po muna ang tilapia at bangos. Ano po? Huwag po muna. Okay? Marami na bang ibang isda? Hanggat maaari, mga deep sea fishes, the best yan. Okay? So, ayan, mga shells, seaweeds, oysters, hanggang dun lang. May nabasa ako dito, shirataki noodles, kanjak noodles, out. Huwag po muna yon ha, sa strict low carb na ginawa ko, ha? Na ginawa ko. So, hindi muna yung mga noodles, ha? Yung mga shirataki rice, noodles, huwag po muna, ha? So, ang basis uli, yung aking karanasan, yung ginawa ko, ha? So, huwag po muna yon. So, kahit dito sa safe list, meron pa rin akong hindi kinakain at hindi sinusunod. Kasi, para sa akin, hindi siya essential. So, instead na ikain ko siya ng noodles, shirataki noodles or rice, di kain ko na lang siya ng real food. Totoong pagkain na kailangan ng katawan natin. Diba? Yung fats and protein na kailangan ng katawan natin. Yun ang requirement natin eh. O, edi yun na lang ang kainin ko kaysa kumain ako ng mga shirataki rice at mga noodles na yan. Hindi po essential. Okay? So, sulat ha, sulat. Low-carb fruits naman tayo. Anong pwedeng prutas? Ito, may mga nakalagay dito. Avocado, berries, mature coconut meat, tomato, olives. Okay? So, parang lahat na to ay
pasok sa akin nito sa ginawa ko. Pero avocado, strawberry, yan lang naman ang meron tayo dito. Okay yan. Pero sa totoo lang, ako yung limit pa rin dun eh. Kalahating avocado per day. O yun, pwede ko dun. Tsaka yung strawberry, mga 5 pirasong strawberry lang ako sa isang araw. O doon sila ay mga ano, may mga konting sweet at tsaka konting carb pa rin yan eh. Talaga, sabihin mong 1 gram, mga ganun. Pag naipon po kasi yun, meron na tayong carb sa gulay. Minsan may 5 grams tayo sa gulay eh. Meron ganun. Tapos meron din tayong carb sa avocado, meron tayo sa berries, meron tayong carb sa sa tomato, ganun. So, alam nyo, pa isa-isa-isang carb. So, pag pinagsama natin, tinotal natin yun, dumadami din, di ba? So, hanggat maaari talaga, ha? Laging konti lang, limit lang, okay? Pero, ang the best talaga, yung real food, yung mga karni na yan, di ba? Fish, eggs, yan, meat, seafoods, yan, talaga. Eh, dyan tayo safe, zero carb. Ano yung mga karni? Zero carb yan. So, okay? Iwas tayo sa carbs nga eh, iwas talaga. So, ako, avocado lang at berries, okay na ako. Tapos yung mature coconut meat, yung ano yon yung nyog. So, ang ginawa ko doon, yung kakanggata, minsan lang, hindi lagi-lagi, so minsan lang. So, naglalagay ako sa, pag nagluto ako ng kinataang gulay, maglalagay akong konti, o kaya alam mo yung, basta ganun, konti lang, at hindi lagi. Swerte nang makakain ako ng ganito ng with coconut meat yung kakanggata siguro once a month lang ganun. So okay na po yun. Doon back to ano pa rin tayo yung mga simpleng luto ng mga real foods. Simpleng luto. Pag sinabing simpleng luto, ito lang yung mga sangkap natin. Oh, sulat yung mga simpleng sangkap natin, ha? Oh, sulat, luya, bawang, oh, kamatis, lalagpasan ko yung sibuyas, hindi na po ako gumagamit kasi may carb din yan at may matamis ang sibuyas at saka may carb din yan, medyo mataas ang carbs yan. So ulit, luya, bawang, kamatis, silipang sigang, salt and pepper, ano pa, mga bell pepper, yan lang yung mga ginagamit, ganun kasimple. Tapos lemon, mga ano na natin yun, mga option na yon, lemon, may kalamansi, pwede tayo sa kamyas, o yon. Pero ang sampalok, hindi po ah, yung bunga ng sampalok, ha? Hindi po ah, hindi, okay? Mataas ang carbs nun. O yon, diba? Ang simple-simple, asin lang, walang toyo, walang patis, okay? Walang kahit anong condiments talaga, asin lang, okay? So, strict talaga. Eh, kung gusto nyo pong gayahin lang naman yung sa akin, na pagka-strict, nasa inyo naman po yun. So, choice nyo pa rin naman po. Eh, sineshare lang po natin, di ba? So, para mas bumilis yung ating healing. So, saan na tayo? Next, nuts and seeds. Nako, dito naman sa nuts and seeds. So, sa totoo lang po, hindi ako muna dito eh. Talagang hindi. Siguro pagka totally reversed na, totally healed na ako, parang pwede naman akong wala nito eh. Hindi naman ako nagki-crave dito eh, hindi talaga. So, pwede naman siguro na minsan sa isang buwan, siguro parang ganun. Alam mo yon, kasi pag hindi ka naman nagki-crave, pwedeng wala eh. Pwede kang mabuhay nang wala sila, yung ganun. Pwede naman. So, yon. Pero nung nagpakita kami ng nagluto tayo ng, ano yung bata? Yung, niluto mo nilagay macadamia. Ah, kare-kare? Oo, kare-kare. So, nag-sample lang kami ng ano, pero minsan lang yun. Kung mapupunan nyo, ubod ng tagal bago masundan. Swerte na yung baka 2 beses sa 1 taon lang eh, no? Swerte na yun. Yun, nilagay namin ng macadamia. Oo, basta nakapost na sa kanila. Okay, nakapost na. Ayan, andyan na po, nakapost na raw yung ating food list ni Doktora, no? So, para masundan ninyo. Ayan. So, nuts muna hanggat maaari. Nuts and seeds, wag po muna ha, sa strict low carb ha. Nako, wag po muna talaga. Okay? I-try nyo lang pong sundin talaga at gawin itong mga sinishare natin. Magugulat po kayo. Days pa lang, may kakaiba na. Kayo mararamdaman ng napakagandang result. Mararamdaman nyo na agad talaga. May mararamdaman na kayo. Okay? So, spices naman tayo. Ayun ang sinasabi ko, mga condiments and spices eh. Diba? Nakalagay dito, black and white pepper, okay.
Parang ano ba ginagamit lang natin? Chili powder, sarili pa namin ah. Yung chili, yung garlic chili na ginawa namin. Yun ang ano. So parang wala na, yun lang ginagamit namin dito. Yung paminta lang at saka yung garlic chili sauce na ginawa namin ni Bata. Yun lang. O sa salt naman, nakalagay dito Himalayan. Iodized table salt, rock salt. Yung iodized, hindi nga po ako eh. Diba? Himalayan, rock salt, at saka sea salt. O yun lang po ang gamit ko. Gamit namin ni Bata. So yung iodized, hindi rin po ako dyan. Kasi para sa akin, sobrang process na siya eh. Diba? O sa suka naman tayo. Ano naman ang gamit namin ni Batang suka? O apple cider vinegar, pasok. Pwede yan. O minsan, nag-sashat ako nyan. O tapos yung sukang tuba. Yan. Galing sa Batangas, naku, eh, napakasarap na suka naman talaga niyan. Hindi matapang, banayad na banayad. So, yun lang pong dalawa na yun ang akin pong ginagamit. So, nasa inyo na po yun. Kasi marami dito namang nakalagay. Coconut, sugar cane, apple cider, red wine, rice vinegar, o yun. So, nasa inyo po dun. Pero, nasa inyo na po yun. Pero ako, apple cider lang talaga, tsaka yung sukang tuba. Konti container ang dinideliver sa amin dito ni Manong Ray Habiliana. Maraming salamat, Manong. Oo. Sa supply ng suka galing Batangas. And then next, flour alternative. Nako, eto, hindi po muna din talaga ako dito. Huwag po muna, ha? Yung mga almond flour, coconut flour. Huwag po muna, huwag po muna. Instead na, isipin nyo ito na pwede naman pala, eh, mag-real foods na lang kayo, ha? Yung totoong pagkain, yan, mga karne, yan, yung ating mga chicken, pork, beef, mga ganun pa rin. O, gulay, di ba? Isda, yan, yan pa rin. Pero huwag muna tong mga flour na yan. Kasi, eto, bakit? Bata, pansinin mo. Mm. Kapag ikaw ay nagutom, at ito ang inuna mo na kinain, nagluto ka, sige, bati ka ng itlog, kung ano yung mga hinalo mo dyan, di ba? Tapos, manamis-namis pa itong, ano, coconut flour, di ba? Coco flour. Manamis-namis pa yan. Ayan, kakain ka ngayon. Hindi ka ngayon titigil hanggat di ka busog. Parang nag-enjoy ka eh. Nag-enjoy. Sige, kain, hataw. Eto na ang problema. Oh, nabusog ka ngayon dito, eh hindi naman essential. Paano na yung fats and protein requirement ng katawan mo na hindi mo napunuan, na hindi mo na kompleto kasi nabusog ka na dito. Oh, sige. Oh, di ba? Oh, unlike yung puro tayo real food na lang, yung fats and protein requirement natin, yun ang ating kakainin. Eh, tingnan mo yung requirement natin, ha? Minimum, 0.5 kilo ng lean meat per day. Thank you po sa 310. Oh, thank you po. No, stay lang kayo, ha? Marami pa tayo. Ito. Tingnan nyo po, ha? Ha? Lean meat, 0.5 kilo per day. Ha? Eh, baka yan niya, hindi nyo pa nako-consume. Para sa ano kaya ang daming pumapayat, ang daming pumapangit, ang daming nalalambot, ang dami, yun niya kulang ng... Pumapangit talaga. Kulang. Oo, sinasabi nila eh, pumangit na po ako, paano po ba, gano'n, sumobra na po ako ng payat, sabi nila, may sakit daw ako, tigilan ko na rin ginagawa akong pag-low carb. Yan ang mga kalimitan nilang mga message doon. So, eto na ang masasabi ko sa inyo talaga, ha, kumain kayo ng sapat. Ha, yung sapat na fats and protein requirement natin. So, yun na ngayon, 0.5 kilo ng lean meat pa lang, E plus fats pa. O sabihin mo na, ang tabano na yun, ano, nasa isang guhit, o isang guhit at kalahati. O di, sabihin mo na mga 0.6 to 600 gram to 700 gram per day ang kailangan natin. Estimate lang yung akin. Hindi mo lang nagtitimbang eh. Diba? Kaya nga magaling lang po yan magkarkula kasi nagtinta kami ng baboy. Okay. So, estimate. Practical lang po tayo lagi at simplified. Okay? Laging simplified para hindi kayo mahirapan. Eh, madali lang naman talaga. Okay? So, yun. So, instead na yun ang kainin natin, so, yun. Halimbawa, nag 3 meals ka. Oh, edi, estimate mo na in 3 meals eh, nakumpleto mo yung requirement. Ganun yun. Kasi talagang pagka kinain na natin ng coconut flour, ayun, sabihin, excited. Kasi from high carb to low carb. Sabihin, paano yan? Namimiss ko na yung tinapay. Paano yan? Namimiss ko na yung ano. Nabasa niya rito. Wow, pwede pala ang almond and coconut flour. Naku, sige, magsa-search na. Oh, para si Bata. Parang ako. Ang gagawin, magsa-search na. Naku, paano ba nilutuin to? Paano ganito? Excited na. So, niluto. Kinain na kinain. Tapos sasarapan. Nako, talaga naman, kinahanap yung palagi. Ayun, laging hinahanap ngayon. Wala na. So, yung fats and protein requirement, nakaligtaan na. Isang tabi na. O, eh, yun na nga, sinasabi natin.
yung priority, ano, yung ating fats and protein requirement. Yan po ang priority natin dito sa ginagawa nating strict low carb, ha? Fats and protein requirement. Okay, okay? So, yan na, may idea na kayo. Minimum half kilo, ha? Lean meat pa lang yon, yung half kilo plus fats pa. Okay? Oh, di ba? Salamat po sa 324. Naku, thank you po. Stay! Yan lang po kayo. Huwag kayong aalis. Sayang po. So, yung other baking needs, huwag nyo munang pansinin yan. Okay? Yung mga other baking needs na yan, ha? Hindi muna yan. Okay? Ballpen at papel. Tapos, doon naman sa mga drinks natin. Okay? Punta na tayo sa mga drinks. Ano ang mga tinetake ni bata at saka ni Annie things? Okay? So, pag gising ko, sulat-sulat. Pagising ko, meron na akong salabat. Dikdikin ko 'yung luya. Hindi 'yung nabibili na ano, ha, na durog na o process na na ano, hindi. Talagang as in luya na binili ko na naman sa palengke. Nasa palengke lahat ang kailangan natin. Nasa palengke. Luya o dikdik lang ako luya. O tapos may tanglad. O 'yun na 'yun. Pakulo na siya. 'Yun na. So salabat, okay? So pagising ko, 'yan na 'yung unang no, sip-sip muna ako 'yan. Mga half tasa lang naman. Ayan. So, habang nagninilay, habang nagmumuni ako, so, sip-sip lang, gano'n, di ba? Yun. Tapos, kukuha na ako ng ano, tingnan mo, meron ako isang basong tubig. So, yan. Tubig na maligam-gam ito. Maligam-gam. Yan na yung isusunod ko. Susunod ko na yan. So, yan na yung hindi na nawawala sa tabi ko. Yun na, ganun-ganun ako. Inom-inom ako ng ganyan. Yan na yan. So, meron na tayong ano, ha? Luya. And then, yung maligam-gam na tubig. And then, electrolytes. Sa nagsisimula pa lang, mga beginners, hoy, hello sa inyo, ha, mga darling ko, mga minamahal. Kailangan natin ng electrolytes. So, sulat, ballpen at papel, okay? So, eto natin plada, ha. In 1 liter ng tubig, ha, 1/4 kutsarita ng asin. And then, 1/4 kutsarita ng baking soda. And then, 1/2 kutsarita ng cream of tartar in 1 liter ng tubig. Okay? Ang kasarapan dyan, yung tamang lamig lang. Tamang lamig lang. Parang, sabi natin, parang tap water lang na lamig. Ganon. O kaya, mas malamig ng konti doon. Ang sarap inumin. So, hindi pwede. Day 1 na mag-start kayo ng strict low carb, kailangan nyo na po yan. Yung support ng electrolytes. So, kasama na yan. 1 liter. So, ayan na yan. Ano lang naman, ganun-ganun lang, ha? Hindi isang bulto, ha? Hindi isang baso, isang tungga, ha? So, ganun-ganun lang, okay? Ayan, yon. So, maghapon yan, yung 1 liter na yan, okay? Kung kukulangin pa kayo, so, pwede pa kayo maglagay na lang ng pinch of salt sa dila, and then lagok kayo ng 2 lagok para maabsorb lang ng katawan natin yung sodium, salt. So, kasi, kung may mga discomfort pa tayo, no? Kasi, yan eh. Yung transition ng high carb to low carb, meron tayo talagang mararamdaman dyan. Masakit ang ulo. Kasi itong bata, yung alaga ko, hindi kumibuba naman yung first day. Naku, sumakit ang ulo, tumutulo luha. Sinabi sa akin ng nanay, binulong sa akin, kinausap ko. Sabi ko, kailangan ano, kikibuka, huwag ka mahiya kay Tita Annie. Yun. So, kaagad, laki ka ng, ano, ng asin. Yun. Tapos yung palang electrolytes bata na tinimpla sa kanya ni Saripa, kapiraso lang ang tinetake niya, ang naiinom niya. So, talagang kailangan tinututukan ko. So, nakakatuwa naman. So, ngayon, nawala na yon. So, pinch of salt. And then, syempre, kwento, sharing sa kanya, haba ng kwentuhan namin ulit. So, para ano. So, yun yung, sa pagsisimula, normal yon na may naliligaw at hindi na gagawa ng tama pa rin. Normal po iyan, ha? Hindi po tayo magagalit yan dahil sila ay mga beginners. Doon sa matitigas ang ulo, doon tayo galit. Sa marunong na nga sabihin, 1 year and 4 months na po ako. 8 months na po ako. 6 months na po ako naglo-low carb. Ganon. Pero ganun pa rin, ganun. Nag-cheat po ako. Ay, nako. Away ang gusto nyo. Yung salitang cheat ay hindi nababagay, ha? Para dito sa mga decided na ma-reverse ang mga sakit. Hindi po para sa atin yung salitang cheat, ha? Hindi pwede. Wala tayong cheat day. Wala. Forever and ever ito. Lifestyle na natin to, ha? At ito ay lifetime na. Okay? At napakasaya naman. Ako nga, sobrang tuwa eh.
Diyos ko, yung mga hindi ko nga nakakain nun eh. O, di ba? Nakakain ko na ngayon. Diyos ko, yung lambalot, di ba? Sarap. Yung mga liyempo na yan. Iritsong kawali mo, yung crispy pata. My God, napakasarap. Diyos ko, yan yung mga bawal noon talaga. At ngayon, sobrang na-enjoy na namin. Sobra. O, di ba? Kaya, ba't ka pa mag-cheat? Ay, naku. Mali yan. Hindi tama yan. O, ito pa. Tuloy na natin. Ano mga drinks natin? So, electrolytes. Luya, tubig, electrolytes. So, pwede rin tayo magtsaa. Ha? Pwede tayo magtsaa. And then, yung brewed coffee. Ito, katulad dito, may brewed coffee kami ni bata. Sip-sip lang naman kami. Akala mo, mga adi kami. Hindi naman po. Kasi ito, pagkakain namin, kwentuhan, di ba? So, matabang na kape lang naman ang titimplahin ni bata. O, ganun lang, matabang na kape. Tapos, sa pag kami nagmomol ni, ano, ni Apo, o yan, napapakapi ako doon. Ano ba yun? Ano meron akong ginanyan, pinipin ko, babasahin mo na lang. Ayan, napapun ko. Instead of, ano yun? Ito, instead of pork, yan. Lean meat, pwede substitute ang chicken? Opo, pwede po, pero hanggat maaari nga po, sabi ko yung chicken, kung native sana. Or beef na lang, or kara beef. Kasi ewan ko ba, yung kasi mga chicken natin ngayon sa palengke, bakit ba, ano, parang hindi ako masyadong kampante. Kasi, kasi taga-palengke kasi ako eh. At nakita ko rin doon yung ano, yung business ng chicken din. So, hindi ko ma-advise sa may mga sakit talaga yung chicken na nabibili sa palengke. Kasi parang may mga antibiotic at ang daming injection. Yung ganun. So, parang hindi safe para sa atin, di ba? Yun, kaya po hindi ko masyadong mai-recommend. Ano po, ang manok. Eh, pag naman yan eh, pinakuluan mo ng dalawa tapon, dalawang kulo tapon para batang, ano na yun, lasog-lasog na, no? Kasi ang lambot-lambot. Mabilis diba? Lumambot eh, yung oo, manok. Oo, yun. Kaya hanggat maaari, eh, hindi na lang ako chicken, hindi talaga. Yung commercial na chicken sa palengke, hindi po. Okay? So, better na yung ano na lang, pork o kaya beef o kaya kara beef o yung goat meat, yan na lang muna, di ba? Huwag muna ng chicken. Tsaka huwag muna tayo sa tilapia at bangus, ha? Okay. Basta meron ako pinipin yan. Salamat, madam, sa live araw-araw bas na puno po ang alam ko sa low carb po. Mabuhay ka, aniting sa bata. Opo, salamat po naman, Ate Merlin. Oo. Salamat po. Para po sa inyo to lahat, lalo na sa mga beginners. Kasi sabi ko nga, yung marurunong na yan. Salamat sa Diyos. At tayong marunong na, di ba? Eh, pakishare naman po natin ito sa mga baguhan din. So, yung ating mga ginagawang video, isang way pa rin ng pagtulong ito, yung pakishare natin, pindutin na lang natin yung share. At kahit saan tayo makarating, di ba? Gawin na ating topic, ang low carb. Diyos ko, in that way, nako, nakakatulong tayo, hindi natin namamalayan, natutuwa si Lord sa atin. Just sharing, di ba? Simpleng pagganap ng strict low carb. Simple lang. Yung simple ituturo natin para hindi mahirapan. Basta pag ano may nakikita kang ganyan. Kung sila ng protein, ako nga dati 95 kilos, ngayon 95 pounds, ngayon 99 pounds sa kakakain ng meat and fat, kaya ready na ako mag-gym. Yes! Ate Glymors Medina! Yes! 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 Alam mo talaga yan, ang very good news eh, Ate Glymors. Okay, so yan na rin yung unti-unti ko nang na-achieve talaga. Na nagkakalaman-laman na si Anitis. Ayan o, may laman-laman na talaga. Tsaka yung braso ko, tsaka yung mga legs ko. Nagkakalaman na kasi, ang sarap talaga nang tuloy-tuloy tayong nag-aaral pa rin at nakikinig ano, ng mga videos ni Dr. Grace Rojo, Tan, at tsaka ni Dr. Iris. Marami tayong ano, matututunan patuloy talaga. Grabe. Oo, dagdag lang para tayo ng protein at samahan ng exercise. Nako, magmamuscle na tayo. Ang saya. Grabe. Oh, namilog-milog na, di ba? Oh, ang cute ko na ngayon talaga. Ang cute ko na ngayon. Yun. If makonsume ko na, hello ma'am, pwede po ba magtanong if, ano yun, makonsume ko na po yung maximum meat and protein, saka po pwede na yung sariling gawa na low carb pandesal? Nye! Si Ate Jocelyn Pulyoso, sabi ko, nye! Ba't may pandesal ka na naman? Ikaw ate! Walang ganon! Kasi hindi naman, hindi lang yung kasi, di ba, may edad na tayong dalawa, di ba? So, parang pwede nang kalimutan na natin yan. Eh, may nire-reverse pa tayo. Nagko-correct pa tayo. Talagang hindi pwede yan. Kahit na naabot nyo na yung, eto ha,
yung ma-achieve nyo yung goal nyo na weight, ano, yung weight goal nyo, naku, eh, ang dali lang naman yan, di ba? Pero, pwede pa rin natin pumayat, pwede tayong pumayat pa rin na may sakit pa rin. Hindi pa tayo reverse. Tama? Tama? Di ba? Pumayat nga tayo, oo, pero, hindi pa tayo nare-reverse. Kaya, hindi basis ang timbang. Okay? Hindi basis ang ating weight. Sabi mo, ano na ako, ideal weight na ako. Eh, hindi basis yon, hindi talaga. O, anong basis? Aba, eh, kailangan ma-reverse na muna. Normal lahat ang mga laboratory natin. At, hindi lang yon. Pag normal na, at wala nang medication, wala nang kahit anong medication, ha? After a year, one year, ayun, sabihin na natin, yun na yung reverse na tayo. Yay! Di ba? Yun na yon. Thank you, Lord. Sobra na yon. Okay? So, monitoring one year pa rin. Yes! 1 year na wala ng medication, pwede nang sabihin, sabi ni Doktora Grace Rojota, narinig ko yun sa kanya, pwede nang sabihin na tayo ay reverse na. 1 year na walang gamot, na normal lagi, ha? Nagmo-monitor tayo, nagbabantay tayo, at laging normal ang BP, normal ang sugar, normal lahat ang laboratory, every 3 months, magpakuha tayo, pag normal lahat lagi, nang walang gamot, ayun, after a year daw, yay! Congratulations, sabi niya. Yes, at yan ang ating ginogol. Thank you, Lord. Diba? Ang galing-galing. Okay, well, so ano pa? Si Alma, kaindog. Ma'am, anything if wala akong baking soda, pwede lang ba ang 1/2 na cream of tartar at saka 1/4 na asin lamang sa 1 liter of water? Opo, pwede po. Pwede po, pwede po. Pero bakit wala ka naman baking soda? Eh, nagkalat lang naman ng baking soda. Kasi, alam niyo yun, kung makukumpleto naman natin, why not, di ba? Sundin natin. Eh, kahit saan naman, parang may baking soda naman. Kahit sa abroad o kung saan man, may baking soda, nakakalat lang yan, di ba? So, hanggat maaari, edi, kumpletohin na natin. Okay, okay? Ayan, other drinks. Yung lemon water, tuloy na natin, ha? Pwede yun, lemon water. Pero, ang sabi, ito pa, bata, ang lemon water pala, hindi pwedeng, ano, lemon ka ng lemon ng lemon. Hindi rin pala, may limit din pala yon. Kaya yung lemon water, pwede yun, slicing natin. Slice lang. Oo, tapos sa container na ganito, okay. So, slicing mo na, italbog mo lang dyan, pero huwag mong i-squeeze. Oo, tsaka tubig. Yun. Parang yung balat ang ano dun. Basta, may limit basta. Yan, ha, okay. So, pwede ang tsaa. Okay? Ayan o, yung pipino, pwede rin, slicing din, at ano, lagay mo sa tubig para may kakaiba naman, pwede rin. At saka itong brewed coffee, try nyo, ang sarap, lagyan nyo ng cube ice. Ay, ang sarap. Pero, oh, may nagtatanong. Walang nakahalo, walang nakahalong kahit ano, ha? Talagang brewed coffee lang, black coffee lang, at talagay nyo maraming ice, ang sarap din. Marami silang nagtatanong eh, bakit daw bawal ang bangus at tilapia? Kasi po, mga feeds po ang kinakain nila. Mga feeds po. So, ang feeds po ay, nako, ang hirap pagsalita ng ano, pero, alam mo, bata, pag alam na natin, di ba, yung mga, oo, gano'n. Naaral ko na po kasi yan eh. So, yung feeds po ay hindi, kung ano-ano po yung mga nakalagay dun eh. So, yan ay process na may mga preservative at kung ano-ano yung mga feeds. Kaya, hindi po ako doon. Hindi po muna, ha? Hindi ko ma-advise sa inyo, ha? Hindi po na ma-suggest, okay? Huwag po na, lalo na po sa may mga bukol-bukol at cancer. Marami namang ibang isda. Deep sea. Kaya, marami namang ibang isda. Okay po. So, balik ulit tayo dito sa mga drinks. So, okay na. May tanong pa ba sa drinks? Parang ang dami naman pwede, di ba? Kaya, strict. So, kape pwede, ha? Pero, walang nakalagay. At tatabangan nyo lang kasi hindi rin essential ang kape. Hindi rin. Pwedeng wala tayo niyan. Hindi nakakatulong yan sa health natin. Parang ano lang, bisyo-bisyo lang natin. Ganun, masarap lang magkwento. Kunwari, pataas-taas ng kape. Mga ganun. Thank parang you po sa 343. Ay, 350. Ako, thank you po naman. Diyos ko. Sobra. Sana tuwing magla-live kami, lalo kami gaganahan kung nandyan kayo parating lahat na 350. Opo. At talagang marami po tayo ma-share. Ang dami namin sharing sa inyo talaga. Okay, so next, abangan bukas sa 350. Makita-kita tayo bukas. It's a date. Bukas ha, tungkol naman sa mga bukol-bukol ang aming mga sharing ni bata. Ha? Okay, so other drinks, sesame seeds. Ha, so cream of tartar, baking soda, psyllium husk. Pwede po ito. Psyllium husk, pwede yan. Nakakapupuya, nakakapagwalis ng colon yan. Maganda yan.
Pero huwag naman lagi. Oh, pwede isang kutsara once a day. Nakakawalis po yan ng colon. Yan. So, speaking of colon, ito, may babalita ako sa inyo, ha? Di ba bukas yan? Ngayon lang. Hindi, konti lang, konti lang. Oh, sige, sige. Kasi babanggitin ko dito si, ano, si Megadose Vitamin C. Okay. Oo, dito sa colon. Alam niyo po ba, ha? Yung mga nagkakasakit, tayo na nagkasakit o may mga sakit pa, yung gano'n, sa totoo lang marumi colon natin. Marumi ang colon natin dahil sa mga kinain natin nag-accumulate, naka-stack yan. At bakit constipated? Lalo na yung mga high carb na yan. Bakit constipated? Kasi po, eto ha, eto yung ating bituka, diba? Nagkakain tayo ng kanin na napakalalagkit ng kanin, diba? Napakalagkit. Yan, ang kanin. Kakain tayo ng mga bread, napakalagkit din ng bread. Subukan yung basa-basain, di ba? Minamasa, di ba malagkit yan bata? Sticky, talagang grabe. Lahat na yan, yan, bread, pasta, iisa rin yan. Yung pasta, ganun din yan, parang kanin din yan, malagkit, di ba? Subukan mong ganyan yan, talagang napakalagkit, bata. Dumidikit, okay? Parang paste. So, eto yung bituka natin. Alam nyo ba? Ha? Diyan yan, kakapit, yan. Pupulupot yan sa paligid ng bituka natin. So ngayon, kakapal na kakapal, mai-stack dyan, mai-stack dyan. Kain ka pa more! Kain pa more! Ayan, didikit ang didikit dyan. Ayan, didikit hanggang sa lumiliit na ganyan yung bituka natin, yung butas ng bituka natin, yung intestine natin. Ayan na, lumiit na. So yan na yon yung time na constipated na tayo. Ayan, ha? Constipated na tayo. Ayan, lumiit na ng lumiit kasi grabe kaya, oh, napuno na ng mga kung ano-anong high carbs yan na malalagkit na mga kinain natin. Kaya constipated na tayo. Yan. So, anong solusyon? Asa na ba yun? Yung Megadose Vitamin C. Asa na ba yun? Takbo, takbo. Kuha ka. Dali. Asa na ba yun? Oo. Ay, nako. Talaga. Ito ay talagang, nako, effective ito talagang, nako, na-prove ko to talaga. So, di ba, yung lumiit ng ganyan, naging constipated na tayo, di ba? Lumiit na. Ang daming constipated. Lalo na yung mga high carber na yan. Nako, pansinin nyo, punahin nyo yung sarili nyo talaga. Punahin nyo. So, lumiit na hanggang naging ganito na lang. Ito, naging ganito na lang yung bituka, yung dadaanan ng dumi natin. Na, which is, dapat ganito kalaki. Di ba, pagka tayo ay dumumi na ganito kalaki, ang sarap ng pakiramdam at banayad siyang lalabas. Diba? Pero, lumiit ng ganito, dumi natin, at kung todo ire, galit na galit ang litid natin, diba? Kaiire, o, magkakaalmoranas pa tayo, diba? At kung ano pa, masama yung sumusobra ng ire, masama yan. Lumiit ng ganito ang dumi natin, at talaga naman, parang tayo pa ng kambing, minsan, na butil-butil na ganyan. Hello sa 263. Oh, oh. 300! Ay, 300! Oh, nako, dyan lang kayo, ha? Maraming kwento. Okay? So, eto na po ang solusyon doon. Sa paglo-low carb natin, ha? Ayan, oh. Yan. Megadose Vitamin C, ha? Ito po ang ginamit namin. Grabe. Grabe talaga. Grabe. At natutuwa ako dito sa bata. Pinagamit ko ng tatlong products. Hindi ako nang hinayang. Kasama po yung ano, yung Boston Sea. Love ako ni Lord at talagang love ko ang kapwa ko. Talagang itong batang to, maraming pangarap. Kaya full support po ako. Talagang binigyan ko siya, pinagagamit ko siya ng 3 major products. At yun ay free. Ano? Free yun at ako na bahala dun. Pati yung Boston Sea. Okay, wala kasi ako stock dito. Hindi ako magamit nun. Eh. Yan. Hindi siya meron. Ay, oo. Kunin mo yung Boston Sea. Hiramin mo muna yung Boston Sea niya. Yan. So, alam niyo po, yung bata, sobrang tuwa ko. Alam niyo ba? So, araw-araw ko siyang, ano, mayat-maya, ha? Mayat-maya, talagang kinukumusta ko siya. So, nung first day niya, na nag-take siya ng 3 times a day, minsan, ipapaalam po sa kanya after, sabihin na natin, after a month, baka pwede ko na siyang makakwentuhan sa harapan po ninyo. Magkukwentuhan po tayo, ha? Doon sa bata, ha? Yan. So, eto po, yan. So, yan po yung tatlo na pinatake ko sa kanya. Grabe. So, yan. So, nabalik na naman tayo doon. Eh, bukas pa yan! Bukas pa yan. Okay. Hello po sa 391. Okay. Balik muna tayo
dito muna tayo. Ako, ito, general muna tayo uli, okay? General muna tayo. Excited naman tayong masyado kasi doon sa balita ng bata. Eh, very good news siya talaga. Grabe. So, ito, dito muna tayo. General, okay? General problem, okay? So, dito muna tayo. So, yung sinabi ko na constipated tayo, di ba? Lumiit na ng lumiit ang dumi natin. Ayan. So, ito na po, ha? Sa mga beginners at sa mga kahit hindi ka low carber, high carb ka, maire-recommend din to namin talaga, grabe. Sa mga high carbers, okay, tulungan nyo po ang inyong colon, di ba? At sana po yung hindi pa buo ang loob sa strict low carb ng mga high carbers, magbawas lang po kayo. Wala kayong health issue, okay, sige, thank you Lord sa ngayon. Pero mag-less carbs na po kayo, kahit 50% magbawas na po kayo, ha? At gamitan po ninyo. Great to hear that po, Anything. Can't wait to see. Nagbigay ng 500. Oo, maya. Can't wait to see na magkaroon kang muscle at lalo kang gaganda at sexy with looking yan. Oo, sabi ko, Ate Glymors, ano, mga 6 months bigyan ako kasi parang naka-isang buwan pa lang naman ako. Pero nafe-feel ko na po. Meron na. Okay? Thank you. At Diyos ko naman, nag-send ka ng 500! 500 stars! My God! Tapos si Ate Marley, ano yan? Mabel? Uh-oh. Siya yung 100. Siya ba? O siya, sige, para sige sa inyong dalawa. Sige. Okay. Okay! Wow! Ang ganda, 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 mo. Oh, di ba? Can you imagine that? Ang haba ng hininga, di ba? Grabe. Grabe energy, di ba? Oo, nakakatuwa. Thank you po sa mga nag-send ng stars. So, back to Megadose ulit tayo. Okay? Dito. So, sa mga constipated, ha, talaga. At ito kasi, o supply ng vitamin C. Vitamin C, okay? So, lahat tayo kailangan natin yan, ha? Oo. And then, Megadose siya. Ito yung food supplement. Para maliwanag, ha? Food supplement po ito. Mega dose, mega dosing. So, mega dosing talaga. Kapag dinagdagan mo siya ng dosage, yun na yung may kasamang detox. So, yung mga bulok sa ano, yung mga bulok dyan sa colon natin, lalabas yan at maaamoy nyo ang grabe pambihirang hindi mo mawari kung saan nang galing yung mga matitindi at mabagsik na mga amoy. Okay, lalabas at lalabas yan. At alam nyo ba na kapag marumi ang colon natin, yun pala ay isang pinagmumulan ng sakit. Okay? Lahat ng klaseng sakit. Oo, yung marumi ang colon. So, kailangan talaga is maglilinis tayo ng colon natin. Alagaan ang ating mga colon. Okay? Yun, kapag marumi, sipin mo, can you imagine, ha? May bulok ang inaalagaan sa bituka mo. Sa tiyan mo. May bulok kang inaalagaan, bata. Kasi sinita ko dyan. Tungkol dyan sa bulok na yan. Yung anong bulok? Dati, no, pagka ano, umaalis tayo, di ba, nag-Europe tayo noon. 4 days, hindi ako dumumi. Ay, Diyos ko. Oo, grabe. Tapos, nung araw yon 3 days, ganyan. Regular sa akin yon 3 days. Ngayon, andalas na. Dahil dito. Nalinis talaga. Pero nung lumabas yon, alam mo yung ano yung amoy nung naaamibiasis? De, baho. No, ubod ng baho. Grabe. Oo, pero kaya kahit utot ko, ay walang amoy. Wala. Malinis. Ako pati amoy ko nakakatuwa. Dati ho, magkasama kami niyan, ha, uuwi ng Nueva Ecija, uutot yan, itataas pang ganyan, ay sus, sus ko, talagang gaganyan yung Kimanubela. Matatakot naman siya kasi mababangga kami. Super baho ng utot ko dati. Talagang isinusumpa. Kahit si Hill talaga bata, napakabaho. Sobrang baho po talaga. Grabe. Nung active ang aking asukalera, ang baho ng utot ko talaga. Grabe, sorry. Talagang kailangan pero i-mention. Nag-take kami nito. Pero nang mag-start yun na kami, nang ayan na, ito. Nag-take kami nito talaga. Ayan, yung tatlo na yan. Oo, noon. Sa simula kasi talagang nasunod namin ng 3 teaspoon a day ang take namin nito nung umpisa. Pero ngayon po, thank you Lord, ang konsumo ko na lang nito is 1/4 na kutsarita once a day. Yan. Tsaka ito pong magnesium, which is kailangan natin ng magnesium din. 1/4 kutsarita na lang a day. Sobrang tipid. Kaya ito, maabot sa akin ng mga 6 months to minimum eh.
6 months. Napakatipid. Oh, paano daw bibili niyan? Saan? Pwede mag-PM sila sa Anity. PM po kayo. PM lang po kayo. Tumutulong lang po tayo at nag-share ha. Yan. No pressure, okay? So, ito, grabe sa constipation. Grabe. Pero, kailangan iinom kayo all day ng maligam-gam na tubig. Ha? Hindi pwedeng uminom kayo nito, mag-aantay na lang kayo. Si bata. Ano yun, parang ako? Allergic sa tubig. Oo, nag-antay. Diba? Nag-antay. So, kailangan aware, ha? Mindset na maghapon iinom tayo. Tutulungan natin si Megadose ng maligam-gam na tubig maghapon. O, mabilisan. Ito ininom ko sa cancer. Yan, tatlo na yan. O, bukas yun, diba? O, bukas. Kaya nga, sabi ko, mabilisan eh. Okay. Sigudo lang yung sinabi ko. Excited. Excited tayo pareho dun sa para bukas, diba? Yan. So, ayan na. Okay. May solusyon na sa constipation. Plus, yung maligam-gam na tubig all day. Ha? Nako, talaga naman. Grabe. Wagas dito yan. Tayo. Ano okay. Dyan? So, eto na. O, dito naman tayo sa caution at saka dun sa danger. Yung caution natin. So, stick lang tayo dito, ha? At na-discuss na natin kung ano yung mga hindi ko pa, yung mga tinanggal ko pa dito, ha? Nagtanggal pa ako dyan. So, dito naman tayo sa caution at saka sa danger. So, ito ay basahin nyo na lang. So, mga processed foods, yung mga ano, mga, basta, andyan na, basahin nyo na lang. Pero, na po. Aaralin nyo lang po yan, pero hindi kakainin at iinumin, okay? Kailangan lang aralin lang po natin para alam natin kung ano yung hindi pwede at yung mga bawal na. Forever na yan, ha? Para lang alam natin. Forever okay? Na ka talaga? Yes, forever yan. Ako, forever talaga para na. Para pa lang isang relasyon yan. Okay, ganun na naman. So, basta ha, take note ha, hindi na tayo out na sa atin to, caution and danger ha. Okay? Sa mga beginners, lalo na mga health issues ha, ang ating mga sharing ngayon, okay? Take note, okay? So, okay na tayo dito ha, sa ating mga food list. Okay? Tabi mo muna natin. So, ngayon, siyempre, ano yung kalimitang tanong na naman doon? Sabi, paano silang mag-uumpisa? Okay? So, eto na. Paano mag-uumpisa? Eto. Sa gabi, siyempre, konting aral, ha? Aral. Yung mga nagtatanong po, paki-PM po. Aral. Meron po akong, may ginawa kaming video dyan kung makikita nyo yung 8 steps. Sabihin mo na nga muna kung magkano ng may natatanong pa. Napakarami. Oh, ito, 2-9 po ito. 2-9. Ito, 2-9. And then ito, 3-6. Oh, yan. Para sa cancer. Yan. 3-6 po ito. Mas maliit siya, mas mahal siya, pero mapagsik siya. 9-4 po yung tatlo. 9-4 po itong tatlo na to. Pero kung sa regular na konsumo lang to, ito, aabotin to ng mga 2 to 3 months ito eh. Pero sa katulad ko, 6 months inaabot sa akin ito kasi nga, 1/4 na lang. Kasi magkakaroon to ng ano eh, ng adjustment sa dosage. So, umpisa lang po malakas. Oo. So, sa umpisa, isang kutsarita each, ha? 3 times a day. And okay, then, maririduce yan. After sabihin natin, basta pakikiramdaman natin eh. Ganun yan, pinapakiramdaman. So, magiging 2 times a day na lang. Magiging once a day na lang. Ganun. Kaya, nariduce. Sa umpisa lang po yung malakas. Kasi, syempre, tayo ay, diba, nagko-combat pa eh. Yun. So, okay. Okay na yan. O, yan. O, doon na tayo sa pag-i-start na. Ha? Yung mga beginners. O, yan. So, 6 p.m., wala na po akong kinakain. Wala na kami kakainin solid. Hindi na tayo kakain, ha? So, 6 p.m., umpisa tayo doon. Wala nang kakaining solid. So, ano na lang tayo, sip-sip na lang tayo ng tubig. Okay? Kung meron man kayong ano, medication, o di after meal, at saka po kayo uminom ng inyong gamot. So, tubig-tubig na lang na, unti-unti na lang. Tapos, hangkat maaari, yung tulog natin, kailangan sapat na tulog kasi, kailangan meron tayo, yung 10 p.m. pinaka-late na 10 p.m. na, ano po? 10 p.m. So, matutulog na. So, syempre, pray tayo at i-bless yung ating gagawin, ha? Bago tayo, pag nag-decide na tayo, i-bless tayo ni Lord, i-bless yung ating gagawin, ay strict low carb, at saman tayo, at maging peaceful tayo. Kasi kailangan may peace of mind tayo. Peaceful tayo sa ginagawa natin and thankful, di ba? Kailangan happy tayo sa gagawin natin, eh. Hindi pwedeng napilitan o parang sinusubok lang natin si strict low carb. Parang ganun eh. So, hindi po. No? Kailangan happy na tayo para, alam niyo yun, iba yung masaya tayo na gagawin natin. Nakakatulong din po yung joyful tayo sa pagganap. Diba ba? So, yun na. So, 6 p.m. And then, matutulog tayo ng masarap. Mga 8 hours. Ganun. Matutulog tayo. Pagdagising tayo.
Yun na yun. Pag nagising, yun na yun. Sabi ko nga, nagsasalabat muna ako. Kotig salabat, and then yung maligamgam na tubig. Okay? So, tapos, kung hindi pa nagugutom, hindi pa kakain. Hindi kakain. Ito ang kasarapan sa strict low carb. No pressure. No pressure. Kasi, alam yun, mahirap yung, maghihintay ka ng oras. Sabi, kailangan ganitong oras to, kakain, ganitong oras, kakain. Wala po. Wala pong ganun sa strict low carb. Wala po. So, talagang pag nagutom tayo, doon pa lang tayo kakain. So, ba, nagutom tayo ng 7 o'clock sa umpisa, di ba? Sa umpisa talaga, magugutomin tayo eh. Mararamdaman natin yan. Tapos, 7 o'clock, sige, nagutom ka. O, kumain ka. Sige, kain ka. Basta, kailangan, strict low carb na lang kakainin natin, ha? Kailangan, totally. Yung sabi ng iba, pwedeng unti-untiin. Kung may health issue ka na, at kailangan mong ma-reverse na, at ikaw ay excited ng ma-reverse, ako, ganun po ginawa ko, bintodo. Alam mo, bintodo, talagang sabay-sabay, tanggal yan. Sabay-sabay, wala akong unti-unti. Sinabay-sabay ko talaga yan. Lahat ng bawal. No rice, no bread, no pasta, no prosto, no root crops, no. Lahat ng no na yun. Talagang sabay-sabay ko siyang tinanggal. Ayoko na unti-untiin. Ako yon. So, nasa inyo naman po yun. Kasi yung iba sinasabi, pwedeng unti-untiin. Kayo po, baka parang lalong matagal. Ako kasi mahilig ako mag-explore. Mahilig ako mag tuklas. So, excited ako sa result. Kaya talagang as in, inaral ko muna. Inaral ko muna and then tsaka ako ginawa, inumpisahan. So yun, parang wala naman akong masyadong discomfort na dinaanan. Kasi talagang as in, inaral ko muna talaga eh. Nanood ako ng mga videos si Dr. Grace Rojo. Talagang nanood muna ako at inaral-aral ko muna talaga. Okay, so back to yung pong dalawang video na may ginawa na rin po ako dyan, yung 8 steps at saka yung para sa diabetics yon, para sa mga beginners din po yon at saka ito po. So yan po, marami na po kayong pwedeng mapulot po para sa mga magsisimula. So yun na, kung nagutom tayo ng 7 a.m, kain lang, kain, saka pupunta po so ano oras ka pa play? 1 hour lang yun, di ba? Oh, sige, message sa'yo, darling, ingat. Okay. Ayun, so, saan na ba yung sinabi ng bata? Ayun, kung nagutom ka ng 7 a.m., kain lang po. Kain tayo. Basta strict low carb. So, mamaya, kwento ng mga foods kung paano. Kasi malilito pa rin kayo. Maraming tanong pa rin dyan. Anong kakainin ko? Yung mga ganun-ganun-ganun. Ha? Kung paano ihahanda. Okay? Ang tips ko dyan. Ito na, sabi ko na. Kasi baka makalimutan ko pa mamaya. Nagpe-prepare na ako sa rep ng may mga luto na ako dyan. Meron akong white adobo, pork adobo. Meron na akong chicken feet, may ground pork and beef. Mga luto na yan. Mga luto na. So, paano kung niluto? Andiyan naman sa auntings. So, basta naka-prepare na yan. Ang dami ko ng klase doon. May minuto sa kamatis. Ganon. Ano pa yung mga nandun bata? Ang dami. Basta ang dami natin doon. May giniling. Yung giniling, ang pinaka, napaka-friendly. Sobra, nakakatuwa. Yung ground pork and beef, lagyan nyo ng konting atay. Ay, naku, napaka-grabe. Ang atay ay atay-atay lang, ha. Ang atay-atay-atay lang. Okay? Konti-konti lang konsumo niyan. At most nutrient dense. Okay? So, yon. So, meron akong giniling, ground pork and beef. Ang daming pwedeng gawin niyan. So, yung bata ngayon na alaga ko, alam mo, marunong-runong na siya. So, ilang days pa lang, nakakatuwa, 2 days pa lang, di ba? Pero, naka-smile na siya talaga. Wala na siyang discomfort daw na nararamdaman. Okay na siya. Sabi ko, ang cute naman, ang bilis, nakakatuwa. Bata, 2 days pa lang, wala na siyang discomfort. Noong first day lang, bata, may umatake sa kanya, yung sumakit ang ulo na hindi nga siya kumipo. Pero ngayon ay okay na raw siya, nakakatuwa. So, thank you, Lord, di ba? Tapos, wala nga siya. Ay, bumalik na naman ako doon. Bukas yun. Excited much, di ba? Ayun. So, kakain tayo pag nagutom. So, nag-open na ang eating window natin ng 7, halimbawa. No? 7. Tapos hanggang 6. Wow! Ang haba ng oras na pwede tayong kumain. Okay? 7 a.m. to 6 p.m. Pero, basta strictly, 6 p.m. wala na po, ha? Pero, halimbawa, nagutom tayo ng 4 na beses from 7 a.m. to 6 p.m. ng hapon. O, nagutom tayo na ng 3, 4, 5 beses, kain lang. Basta ang usapan, pag nagutom. Pag hindi gutom, huwag kakain. At para hindi rin magutom, yung mga kailangan nating inumin, electrolytes, maligamgam na tubig, di ba? Mga mahalaga yan. O, yan ang mga priority nating inumin, ha? Kailangan maghapon, makarami tayo noon. Tubig, ha? At saka electrolytes. Sinasagot okay? Ko na yung iba, ha? Oo, sige, yan. O, tapos, ngayon, yung eating window natin na 7
a.m. to 6 p.m. halimbawa, kahit na 5 beses okay lang. Kaya walang dahilan na sabihin nyo na, ah, hindi ko kaya kasi nagutuman ako, kumain ako kasi hindi ko kaya. Yan. Naku, ang dami kong nare-receive na message na ganyan. At may mga nakakausap din ako na ganun din ang kanilang sinasabi. So, huwag po kayo magpakagutom. Bawal magutom sa atin. Mga low-carber, bawal. Enjoy natin. Pag nagutom, kain. So, kuha uli kayo ng mga luto nyo doon pagkain sa rep, di ba? Yung mga ganun. So, papartneran nyo na lang ng gulay-gulay. May pipino ako. Ang secret ko, isang secret ko, yung pipino, hindi ako nawalan sa rep. Kasi, the best na pang partner dyan sa umay. Kasi, makarni tayo. So, pagkano, kuha lang ko ng kapirasong pipino, and then subo-subo mo ya, and then kain na naman ng karne. O, ganun. So, yun ang secret ko. Isa ha, pipino. Okay? So, ako din ay mahilig sa gulay. Kaya sa may mga mahilig sa gulay, hindi problema. Pwede pa rin tayo kumain ng gulay. Okay? So, yun na yun. Yung eating window natin, kung 4-5 beses kayong kumain doon at nagutom, okay lang po. Sa simula lang yan, promise. Kasi after ilang days at na-adapt na ng katawan natin si strict low carb, ala na, hindi nyo na mararamdaman ng gutom. Success. So, pati cravings nyo matatanggal. Anything sweet, ha? Pati artificial sweetener, kahit ano pa yan. Out muna yan. Out yan. Okay? Lahat ng panlasang matamis sa dila natin, out. Huwag natin silang papansinin. Huwag natin silang kakainin. Huwag iinumin. Okay? Out yan. So, mawawala ang cravings natin. Hindi na natin mamimiss si kanin. Hindi na natin mamimiss ang mga matatamis kung ano yung mapinanggalingan natin. Mga ano yan, mga kakanin at kung ano-ano pa, mga high carbs, maaalis po yan in a matter of days lang, 1 to 2 weeks lang, tanggal yan. Okay? Nako, ang saya kayang mag-explore. O, ang dali-dali lang, di ba? Di ba ang dali lang? Sino nahirapan pa dyan? Ang dali lang. O, di ba? Simple, di ba? Sabi ko nga eh, yung mga medical terms na yan, paubayan na natin sa mga doktor yan. Huwag nyo na akong tanungin ng mga kung ano, kasi simple lang, isisimplify lang natin, ha? Hindi. Simplified lang. Simplified talaga. Simpleng simple na hindi mahihirapan ang kahit sino. Diba? Nag-aral o hindi, pasok dito sa simpleng ginagawa natin. Madali lang intindihin, madali ring sundin. Simpleng simple. Diba? So, pakishare lang po natin. Then, ha? I-share din sa lahat, sa mga friends and relatives, sa ating mga Facebook, i-share nyo po talaga. Napakadali at nakakatuwa. Tuloy-tuloy po ang pagdami ng mga nagtatanong tungkol sa low carb. Nagtatanong grabe. Para makatulog, ito po yung makakatulong. Magnesium, pixie dust. Pixie dust. Masarap ang tulog nyo dyan talaga. Yan, grabe. Pixie dust, magnesium. Yan. Okay. Naku, nakakatuwa. Ano? Sinishare na namin lahat ang aming mga pinagdaanan. Kung ano yung aming yung iba, na nagda-message po sa kanya. Siya na po sasagot, ha, mamaya. Mm-hmm. Ganon? Siyempre. Babalikan ko pa yon? Siyempre, nakailaw naman eh. Hindi ko binubuksan. Ah, PM! Nag-PM ka. Akala ko dito ka sumasagot sa ano. O dito na lang, sa live muna. Tingnan mo muna bata. Punta ka dun sa live. Kung merong mga ano pa dyan. Sige. Oo. Tingnan mo yung mga tanong nila doon. Okay. Ba't nawala? Nawala yung... Ayan. So naman. Naman eh. Oo. Baka may tanong pa sila dito. Tungkol dun sa ano, yung pag-start ng low carb, baka meron pa po kayong mga tanong dyan. Sige po, baka meron pa ako nakakaligtaan pa na sharing. So, parang yung pagkain, okay na, mag-stack po kayo para walang pressure. Hindi tayo ba stress ang kaiisip? Naka-stack na tayo dun, ha? Okay, tapos pagkain, inumin, meron na tayo. Tapos, oy, magpa-araw, ha? Vitamin D, natural na vitamin D, magpa-araw, inhale, exhale tayo sa araw. Mga 30 minutes, ginagawa ko yan araw-araw talaga. At syempre, ang exercise pala ay mga 2 months muna na tayo ay nag-low carb na nag-a-adapt pa yung katawan natin. Huwag muna. So, mga 2 months bago ako nag-exercise. Nag-umpisa mag-exercise. Dahil kung hindi, nako, muscle building kailangan natin talaga. Lalong liliit ang ating mga muscle, ang mga laman natin, pati laman eh, sumasamang nawawala. Okay? Oh my God! Oo, nawawala talaga yung mga muscle. My God! Kailangan talagang mag-exercise, mag-muscle building tayo. Strengthening exercise, kailangan natin yan. Mm-hmm. Pwede po ba ang full cream milk na mababa lang ang carb at sugar? Huwag po muna nga eh. Huwag po muna talaga. Lahat ng mga ganyan, yung mga nabibiling naka-box, process, nakabote, sa mga grocery at ano, hindi pwede. Out po lahat. Nasa palengke lang po lahat ang kailangan natin.
Sa strict low carb, at nasa palengke na. Nagtatanong din, anong brand daw ba ng baking soda? Oh. Ay, sa healthy option po ako bumili. O yun, madali na pag nandun na kayo. Madali pong ano, madaling lunukin. Kasi alam nyo, nasa healthy option. Pag doon sa ano, parang, ay, panlinis to ng ganito, ganito. Si Diana Menor, dragon fruit and guyabano po, bawal po. Opo, hindi po talaga. Sabi ko, di ba, avocado lang at saka berries. 2-9 po ang pixie dust. Oh, yun. Anong pwedeng kainin sa may gout, arthritis, fatty liver? Pwede po mag-low carb ang sakit ng fatty liver. Opo, mas kailangan nyo po na mag-strict low carb. Hindi basta low carb. Sorry po, kung manapapansin nyo si Annie Things, laging strict low carb. Naka-specify yung strict low carb. Kasi kung simply low carb lang po, siyempre, pwede yung low carb bread, pwede yung low carb mga ganito, yung pwede yung stevia, kasi ang daming low carb. Ang daming low carb talaga na pwede. Pasok na pasok. Yung mga milk na low carb, pwede yan. Maraming low carb. Pero pag strict, out po muna lahat yan. Out po talaga. Puro natural lang po muna, ha? Sa palengke lang nabibili. Okay? Sa palengke lang nabibili. May mga tanong pa sa ano, sa beginners. Saan nakakabili ng products? Dito po, sa Anitis po, mag-message lang po kayo, ha? Okay, okay. BRF. Ayun, sabi ni Marie Velasco, minsan ganun po ako, hirap dumumi. Opo. Aha. Opo, opo. Nung araw, bata, di ba? Constipated ako nung araw, bata nung araw. Di ba? Kasabihan, may ka ng papayang hinog. Di ba? Ginagawa ko yung sinusunod ko nun. Pero, ba't hindi naman ako totoo? Hindi naman naalis ang constipation ko. Tumas lang po yung sugar niya. Yun lang po ang naging totoo doon. Nakadagdag pa yata sa asukal ko kako yun, di ba? Ang lakas ko kumain ng ano. Sabi kasi, pampadumi daw. Hindi naman pala. Ayun, nasama pa siya sa asukalera ko. Diyos ko. Sad. Ano to? Jocelyn Folioso, ma'am, gumagaling po ba ang heart enlargement by continue lifestyle following low carb? Nagpapatanong, salamat po. Opo! Opo, pero following low carb, following strict low carb. Nangatid na, nalabo na ako ba? At sabi mo nga, pagka may problemang ganyan, kailangan nila si Doc Brian para may mag-guide. Ang tinila lang muna ako sa sobrang daldal. Natuyuan na lang muna ako sa sobrang daldal. Si bata naman ay dumaldal. Hindi nga ako makasingit. Oh, ikaw naman, ikaw naman. Hindi na! Papahinga muna ako. Hindi nga pa inubo. Ikaw na. Oh, ikaw na, it's your turn. Dali. Ano mga tanong nyo? Nasa mid lang ako, nasa mid. Nasa mid lang siya, nasa mid. So, ilang oras na ba? Oh, siya. May isang oras na. Kaya ka nasa sa mid. Oh, my Lord. Yung limit mo, lumagpas na. Ay, nako. So, see you tomorrow po, ha? See you tomorrow. Kasi kailangan pa namin tumakbo. Marami pa kami errands na naman. So, see you tomorrow sa isang exciting na sharing sa mga bukol-bukol bukas. Abangan. At hindi lang yon, mag-aya pa kayo na mas marami pa, ha? Para mas lalong marami ang makarinig po ng sharing namin bukas tungkol sa mga bukol-bukol at cancer. Oh, okay. Sabi nga nila, mas maliwanag sa kayo kanyan lang, mga natutunan ngayon. Oh, ayan. Sabi? Meron dito, ayan. Mas clear yan sa akin. Ang dapat. Salamat po. So, bukas, see you tomorrow po. So, magbababay po muna kami. Nakapanghihinayang kayong iwanan. 2.9 million live viewers. Nakapanghihinayang po kayong iwanan, pero love po namin kayo. Magkikita po tayo bukas dahil kailangan na po namin lumakad. Ano po? See you tomorrow sa isang napakagandang episode ulit ni Anything Sat ni Bata. So, ang bukol-bukol at cancer-cancer bukas. Bukas na mga 11 a.m. din po siguro. 11 to 11:30. Okay, thank you po. God bless. Kayo ng maaga. Tama-tama kasi yun sa mga naglo-low carb. Katatapos lang ng first meal natin. Correct, correct. So, stay strict, strict, strict low carb. Okay? Love you all. Love you. Bye. Bye. Thank you, thank you, thank you. Thank you.